Anak, sigurado ka na ba sa pagluwas mo papuntang Laguna? Naninigurado ang tanong ng nanay ni Mutya habang nagliligpit si Mutya ng kanyang mga gamit na dadalhin niya sa kanyang pagluwas papuntang Laguna. Opo, inay. Eto nga po, nag-empake na ako ng mga dadalhin kong mga damit. Mahinahong tugon ni Mutya. Ito ang unang beses na malalayo si Mutya sa kanyang mga magulang kaya medyo nakakaramdam ng kalungkutan si Mutya dahil hindi siya sanay na wala ang mga ito sa kanyang tabi. Pero kahit mahirap man para sa kanya ang desisyon na ito na lumuwas ng Laguna para doon makipagsampalaran sa pagtatrabaho, gagawin pa rin ni Mutya dahil gusto niyang makatulong sa kanyang mga magulang para sa gastusin nila sa pang-araw-araw. Lalo pat magkukonehiyo na ang kapatid ni Mutya. At wala silang ibang inaasahan kung hindi ang pagsasaka at pagtatanim ng mga gulay na tinitinda nila. Alam ni Mutya na hindi sapat ang kinikita nila mula roon, kaya kahit elementarya lang ang tinapos niya noon, dahil sa hirap ng buhay, nagdesisyon siyang mamasukan bilang kasambahay. Dahil may pangarap siya para sa kanyang kapatid. At iyon ay ang makatapos ito sa pag-aaral para makatulong na rin ito sa kanilang pamilya. Walang maisip na ibang trabaho si Mutya na maaari niya sanang pasukan bukod sa pagiging kasambahay. Dahil mahigpit ang mga requirements dito at dokumentong hinihingi at karamihan ay nakapagtapos lang sa kolehiyo ang hinahanap na empleyado. Gusto man sana ni Mutya ng mas mataas na sweldo pero hindi sapat ang kaalaman at kakayahan niya para sa ganon kaya ayos na sa kanya ang pagiging kasambahay. Isa pa'y wala namang masama doon at walang nakakahiya doon dahil marangal itong trabaho. Mabuti na lang ay may kakilala si Mutya na narekomenda siya ng pinsan nito sa Laguna na naghahanap daw ng kasambahay. At nung nalaman iyon ni Mutya, ay hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ang alok sa kanya. Ang una talagang pumasok sa isip ni Mutya noon kaya tinanggap niya ang trabaho ay ang kanyang kapatid. Alam kasi ni Mutya kung gaano kahirap ang hindi makapagtapos ng pag-aaral. Dahil marami kang magiging limitasyon sa buhay at lalo kung inaasam mong makaahon sa hirap. Parang kailangan ka munang dumaan sa butas ng karayom para lang matupad iyon. At maswerte ka kung magagawa mo iyon kahit hindi ka tapos sa pag-aaral. Kung ganun, ipagluluto kita ng suman para meron kang kain-kainin sa biyahe. Yun ay kung aabot pa ba. Anong oras ka ba aalis? Suhasyon ng nanay ni Mutya na nasundan pa ng pagtatanong nito kay Mutya. Hahabol na lang ho ako sa huling biyahe ng bus mamayang gabi, inay. Kulang pa ho kasi ang pamasahe ko kaya gagawin ko muna ng paraan. Siguro magsa-sideline muna ako saglit sa palengke pandagdag lang ng pamasahe. Tugon na pag-amin ni Mutya. Eh bakit ka pa magsa-sideline? May 500 pa ako na natatago dito. Teka lang, kukunin ko ha. Sagot ng nanay ni Mutya na akma na sana itong lalabas ng kwarto pero kaagad siyang pinigilan ni Mutya kaya mabilis na napahinto ang nanay ni Mutya sa paghakbang. Inay, wag na po. Dito na lang iyan sa inyo para mayroon kayong magastos kapag kinapos kayo dito. Nahihiyang tanggi ni Mutya. Sus, wag mo na kaming isipin dito. Kapag sumweldo ka naman eh, pwede mo namang ibalik, di ba? Aalis ka na nga lang, magpapagod ka pa. Wag na. Dito ka na lang muna sa bahay para makapagpahinga ka saglit. Kontra ng nanay ni Mutya sa kanyang pagtanggi. Si nanay naman no, huwag yun na ako alalahanin inay. Ilang oras ko lang iyon sa palengke. Kompleto ko na pamasahe ko nun. Tsaka pwede naman ako matulog habang nasa bus eh. Ipagluto mo na lang ako ng suman inay. Kasi mamimiss ko yun eh kapag nasa Laguna na ako panigurado. Hindi nagpatinag na tanggi pa rin ni Mutya na nasundan ng kanyang paghiling sa kanyang ina. Oh siya, sige na nga. Ikaw ang bahala kung ayaw mo ring tanggapin. Diyan ka na rin at uutusan ko ng tatay mo na kumuha ng mga dahon na gagamitin sa suman. Pagpayag na lang ng nanay ni Mutya. Tumango na lang si Mutya at tuluyan nang lumabas ang nanay niya sa kwarto kaya nagpatuloy na rin si Mutya sa pag-eempake. Pagkalipas ng kalahating oras, ay natapos na rin si Mutya na nag-empake. Kaya nagpasya na siyang pumunta sa palengke para mag-sideline para pandagdag na rin sa pamasahin niya. Mabuti na lang ay mayroon pa silang natitirang mga panindang gulay, kaya pinaubos muna niya iyon sa pamamagitan ng paglalako nito sa palengke. Kuya, bilhin niyo na po itong pechay ko habang sariwa pa.
Masiglang alok ni Mutya sa lalaking nakasalubong niya sa loob ng palengke. Talaga? Patingin nga kung sariwa pa nga yan. Makahulugang tugon ng lalaki kay Mutya na pilyo pa itong ngumiti. Ay kuya, kung ano man ang iniisip mo, tigil-tigilan mong pagiging green mo. Itong gulay ang tinutukoy ko ha. Ngiti-ngiti ka pa dyan? Mabilis na punang pagrereklamo ni Mutya sa lalaki. Sige na kuya, kunin mo na to. Pandagdag ko lang pamasahe palawas ng Maynila. Pamimilit pa ni Mutya sa lalaki. Napakangot naman tuloy ang lalaki sa sariling ulo dahil doon. Sige na nga, bala ko pa naman sanang maghipon ngayon eh. Pero dahil mapilit ka, sige, magugulay na lang ako. Pagpayag ng lalaki. Ay nako kuya, tama lang iyan na magugulay ka paminsan-minsan. Alam mo namang pampahealth ito ng katawan eh. Tsaka parang lumakas din mga buto mo. Para kapag kakain ka ng pechay na iyong iniisip mo kanina, eh hindi ka kaagad mapapagod, di ba? Katwiran pa ni Mutya. Oh, sige na, bigyan mo na ako ng tatlong tali. Tugon ng lalaki kaya napalawak ang pagngiti ni Mutya. Dalawang oras din ang iginugol ni Mutya bago niya napaubos ang mga gulay na tinitinda niya. Pagkatapos nun, ay tumulong din si Mutya sa mga nagtitinda na ayusin at buhatin ang mga paninda nito. Kahit balde-baldeng isda ay binuhat na ni Mutya para lang kumita. Ganon ang ginawa ni Mutya sa loob ng 3 oras bago siya nagpa siyang umuwi dahil magagabi na. Sa wakas, nakompleto ko na rin ang pamasaheng kailangan ko. Masayang wika ni Mutya sa kawalan habang naglalakad na siya pauwi ng bahay nang sandaling matapos siya sa pagbibilang ng hawak-hawak niyong pera. 50 lang ang sobra na pera para sa pamasahe ni Mutya. Kahit ganon, ay ayos na iyon sa kanya. Ang mahalaga naman ay mayroon siyang pamasahe para siguradong makaluwas siya. Pagdating naman sa Laguna, ay hindi naman siya namong problema dahil sigurado naman ang papasukan niya. Oh anak, buti nakauwi ka na. Maligo ka na at baka hindi mo na maabutan ang bus. Nag-aalalang bungad ng nanay ni Mutya sa kanya. Sige po inay, pahinga lang ako saglit. Tugon ni Mutya na dumiretso siya sa kusina para uminom ng tubig. Ito lahat ang niluto mong suman, inay? Ang dami naman po niyan. Punapan ni Mutya matapos niyang mapansin ang mga suman na nasa mesa. Dinamihan ko talaga yan para mabigyan mo pa sila roon sa papasukan mo. Tsaka para mayroon na rin kaming almusal kinaumagahan. Sagot ng nanay ni Mutya. Tumangot-ango na lang si Mutya at saglit siyang naupo sa harap ng mesa para magpahinga saglit. Pagkalipas ng ilang minuto, ay nagpa siya na siyang maligo dahil baka hindi na niya talaga maabutan ang bus kung matatagalan pa siya. Nakaready na anak ang mga pagkain mo dito. Niluto ng tatay mo ang isang manok niya para may adobo kang ulam. Tapos nandiyan na rin mga pagkain mong suman, tsaka binukod ko na rin ang mga ibibigay mo sa papasukan mo. Paliwanag ng nanay ni Mutya pagkabalik niya sa bahay nila dahil sa poso pa siya ng kapitbahay sa labas naligo. Taray naman ni tatay. Nagluto pa talaga ng manok. Puna ni Mutya na nahihiya pa. Nakakahiya naman daw kung pababaunan ka ng tuyo at baka mangamoy pa iyon sa loob ng bus. Katwiran ng nanay ni Mutya. Okay lang kaya yon. Tsaka masarap naman ang tuyo ah. Lalo kung sasabayan mo pa ng kamatis. Ang sarap nun! Pagdadahilan ni Mutya na animoy, natatakam pa siya. Hayaan mo na at gusto ka rin ipagluto ng tatay mo. Alam mo naman iyon, ganyan talaga siya maglambing. Sagot pa ng nanay ni Mutya kaya napangiti na lang siya. Yung pamasahe mo okay na ba? Baka kulang pa yon ha? Sabihan mo lang ako, dapat may pasobra ka ron para kapag may bibilhin ka eh may pera ka pa. Pagtatanong pa ng nanay ni Mutya na puno ng pag-aalala. Okay na po inay, sobra pa nga po iyon ng 200 kaya huwag niyo nang isipin yun. Pagsisinungaling na tugon ni Mutya. Kahit 50 lang ang sobra sa pera niya. Ayaw niya kasing gumastos pa sa kanya ang inay niya dahil alam niyang kailangan din ng mga ito ng pera dito at ayaw niyang mag-alala pa ito sa kanya. Anak, nandito na si Mang Kanor. Ipapahatid na kita sa terminal ng bus. Ilang saglit pa ay natapos na rin si Mutya sa pag-aayos. Kasabay noon ang pagdating ng tatay niya kasama ang tricycle driver na si Mang Kanor. Salamat itay. Maikling tugon ni Mutya. Oh, paano ba yan, itay at inay? Alis na po ako. Malungkot na pamamaalam ni Mutya sa kanyang mga magulang. Sige anak, kapag hindi ka ron pinapakain at sinasahuran ng maayos,
sabihin mo kaagad sa amin at pauuwiin ka talaga namin kaagad dito. Tugon kay Mutya ng kanyang tatay. Mag-iingat ka ron, anak, ha? Huwag mo pababayaan ang sarili mo. Tsaka huwag ka sa amin mag-alala masyado dito, ha? Habilin naman ng nanay ni Mutya. Oo nga, ate. Tsaka ako na bahala dito kila inay at itay. Isusumbong ko agad sa'yo kapag hindi na naman umiinom ng maintenance niya sa itay. Dagdag pa ng kaisa-isang kapatid ni Mutya na babae. Aba, dapat lang. Palagi naman akong tatawag dito kaya ingatan mo yung cellphone mo, Isabella, ha? Bigay pa iyan sa akin ng kaibigan kong si Christy. Pagsang-ayon ni Mutya sa kanyang kapatid, kasabay ng pagpapaalala niya rito. Cellphone na diki pa dapat iyon ni Mutya, pero binigay niya lamang sa kanyang kapatid para may matatawagan siya rito. At manghihiram na lamang siya sa kanyang amo ng cellphone para makatawag siya rito. Opo naman, ate. Iingatan ko po ito. Paninigurado ng kapatid ni Mutya. Ayusin mo pag-aaral mo, ha? Magtatrabaho ako para may pandagdag ka sa gastusin sa pag-aaral mo. Kaya ang tanging hiling ko sa'yo ay ayusin mo ang pag-aaral mo hanggang sa makapagtapos ka. Habilin pa ni Mutya. Opo, ate. Pangako po yan. Sagot naman ng kapatid ni Mutya. Oh, sige na, anak. Humayo ka na. Baka mahuli ka na talaga. Singit pa ng nanay ni Mutya. Aalis na po talaga ako, inay. Bago pa ako maiyak ng tuluyan dito. Tugon ni Mutya na peke pa siyang tumawa kahit nangingilid na ang mga luha sa mata niya. Payakap nga. Nauutal na boses na hiling ni Mutya kasabay ang malawak niyang pagbuka sa mga kamay niya para yakapin ang mga magulang niya at ang kanyang kapatid. Kaagad naman siyang niyakap ng mga ito. Dahil doon ay tuluyan ng bumagsak ang mga luha ni Mutya. Ano ba yan? Itong hangin? Napuwing patuloy ako. Pagdadahilan ni Mutya nang kumawala na siya mula sa pagkakayakap ngunit hindi naman sa kanya naniniwala ang mga magulang niya. Pero hindi na lang nila iyon pinansin. Hanggang sa tuluyan ng umalis si Mutya na tiniis niyang huwag nalingunin ang kanyang pamilya dahil baka lalo siyang maiyak at biglaan pa siyang magdesisyon na huwag na tumuloy sa pag-alis. Mag-ingat ka ron, Mutya, ha? Marami pa namang loko-loko doon. Habili naman kay Mutya ng tricycle driver habang nagmamaneho ito. Opo, Mang Kanor. Salamat po. Tugon ni Mutya kasabay ang pagpunas niya sa mga luhang nasa pisngi niya. Ilang saglit lang ay nakarating na rin si Mutya sa terminal ng bus. At mabuti na lang ay naabutan niya pa ang huling bus na nagbabiyahe kaya kaagad din siyang nakasakay dito. Ilang minuto lang ang hinintay ay tuluyan nang umalis ang bus. Wala nang atrasan to, Mutya. Para sa pamilya at para sa pangarap ng kapatid mo. Pagkausap ni Mutya sa kanyang sarili sa kawalan. Okay lang yan, iha. Magbubuo nga rin balang araw ang pagsasakripisyo mo. Napalingon si Mutya sa katabi niyang matandang babae matapos nitong magsalita na ikinagulat niya pa dahil narinig pala siya nito. Sana nga po. Nahihiyang tugon ni Mutya nang nginitian niya pa ang batang lalaki na kasama ng matanda. Habang nasa biyahe ay hindi maiwasan ni Mutya na isipin ang kanyang iniwang pamilya. Ngayon pa lang ay nangungulila na siya sa mga ito. Pero pilit niya lang sinasabi sa sarili niya na ngayon lang ito. Paglipas ng mga araw ay masasanay rin siya na wala sa kanyang tabi ang kanyang pamilya. Nilamon si Mutya ng kalungkutan habang nasa gitna ng biyahe. Kaya tahimik lang siya habang nakatingin sa labas ng bintana. Iha, hindi ka pa kakain? Tanong ng katabing matanda ni Mutya, kaya napalingon siya dito at hindi niya namalayang kumakain na pala ang ibang pasahero ng bus. Ah, sige po, kakain na rin ho ako. Tugon ni Mutya. Lola, sa inyo na po ito oh. Masarap yan, luto po yan ng inay ko. Pagkatapos kumain ni Mutya ay inalok niya pa ng suman ang matanda. Nako, nag-abala ka pa, iha. Pero salamat dito, ah. Pagkatapos nun, ay muli nang natahimik si Mutya, hanggang sa hindi na niya namalaya na nakatulog na pala siya sa biyahe. Dahil sa sobrang pagod, ay hindi namalaya ni Mutya ang paglipas ng mga oras. Tuloy-tuloy din ang tulog niya, hanggang sa bigla siyang nagising at pagkakita niya sa labas, ay napansin kaagad ni Mutya ang signboard nitong lugar. At laking gulat ni Mutya, pagkabasa niya kung nasaan siya ngayon. Dahil lagpas na ito sa Laguna. Kuya, ba't hindi niyo naman po sinabi sa akin lagpas na pala ako sa Laguna? Tanong ni Mutya dito. Nagtawag ako kanina, miss.
Sinabi ko pa kung sinong bababa sa Laguna pero hindi ka naman sumagot. Pagdadahilan ng konduktor. E paano yan kuya? Tanong ni Mutya na kinakabahan na siya at nag-aalala para sa kanyang sarili. Pilit niya pang hinaan ang boses niya para hindi magising ang katabi niyang matanda at bata. Kung gusto mo, sumabay ka na lang din pabalik namin sa Bicol. Pero bukas ng umaga pa iyon tapos bababa ka na lang sa Laguna. Pero syempre, kailangan mo rin mamasahe. Ideya ng konduktor ng bus. Eh kuya, wala na po akong pamasahe. Sakto lang yung dala kong pera na binayad ko kanina. Katwira ni Mutya na nahihiya pa. Kung ganun eh, bumaba ka na dito miss. Wala na akong magagawa kapag ganyan. Naiinis na tugon ng konduktor kay Mutya. Kuya, hindi pa pwedeng libre na lang? Kahit nakatayo na lang ako sa gitna, ayos lang sa akin. Makabalik lang ako sa Laguna. Pakiusap ni Mutya sa konduktor. Ay, hindi pwede, miss. Makakasikip ka lang dito. Sige na, bumaba ka na. Dahil kung hindi, sisingilin pa kita ng dagdag pamasahe. Tanggi ng konduktor na maring hindi pumayag sa pakiusap ni Mutya. Wala namang nagawa si Mutya dahil 50 na lang ang perang natitira sa kanya. Kaya mangiyak-ngiyak siyang bumaba ng bus. At nung makaalis na ang bus sa harapan ni Mutya, ay tsaka lang tumulo ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Dala-dala ang kanyang mga gamit ay naglakad-lakad muna si Mutya. Kuya, itatanong ko lang po sana kung anong oras na. Usisa ni Mutya sa lalaking na daanan niya. 4:26 AM na. Sagot ng lalaki kay Mutya na ikinagulat naman ni Mutya dahil mag-uumaga na pala. Ah, sige po, salamat. Sagot ni Mutya sa lalaki at muli na siyang nagpatuloy sa paglalakad. Humanap muna si Mutya na mauupuan niya para doon magpalipas ng oras hanggang sa tuluyan ng lumiwanag ang paligid. Sa hindi kalayuan ay nakakita ng waiting shed si Mutya, kaya hindi na siya nagdalawang isip na dito muna tumigil para magpahinga at maghintay na mag-umaga. Mabuti na lang ay may natira pa si Mutya galing sa baon niyang kanin at ulam na adobo, kaya kinain niya muna iyon dahil nakaramdam na rin siya ng gutom. Nung lumiwanag na ang paligid, nagpatuloy na si Mutya sa kanyang paglalakad kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Mula nang kumain si Mutya kanina ay hindi pa siya nakakainom ng tubig dahil ubos na pala ang dala niya. Kaya kahit 50 na lang ang dala niyang pera, ay bibili na lang siya kaysa naman tiisin niya ang pagkauhaw niya. Iniwan muna ni Mutya sa may gilid ang mga gamit niya. May mga gamit din kasing nakalagay doon kaya tingin ni Mutya ay ayos lang kung doon niya iyon ilalagay saglit. Pabili nga po ng ice tubig. Bungad ni Mutya sa tindahan. Sakto namang nagtitinda sila ng ice tubig dito kaya ayun na lamang ang binili ni Mutya para makamura siya kaysa sa tubig na nasa plastic bottle ang bibilhin niya. Sakto naman na habang umiinom si Mutya ay nabasa niya ang nakapaskil sa tindahan kung saan mayroon silang smart padala. Dahil doon ay may biglang naisip si Mutya na paraan. Ate, pwede po bang makahiram ng pera? Kailangan ko lang po ng pamasahe papuntang Laguna tapos kapag nandun na po ako, ipapadala ko na lang po sa inyo. Bigyan niyo na lang po ako ng number niyo at pangalan tsaka reference number ng smart padala niyo para alam ko po kung saan ko isasend ang pera. Pagbabakasakali niya sa tindera. Ay, hindi pwede ineng. Hindi nga kita kilala eh. Ang dami pa namang scammer ngayon. Tsaka kabubukas ko pa lang ng tindahan. Uutangan mo na kaagad ako? Hindi pwede ineng. Mabilis na pagtanggi ng tindera kay Mutya. Sige po, pasensya na po. Iyon na lang ang nasabi ni Mutya. Hindi naman sumagot sa kanya ang babae. Bukod doon ay tinarayan pa siya nito kaya walang nagawa si Mutya kundi umalis na lang doon sa tindahan. Nasaan ang mga gamit ko? Tanong ni Mutya sa kanyang sarili nung babalikan na sana niya ang mga gamit niya. Napansin kaagad niyang nawala na ito doon sa pinaglalagyan niya sa tabi. Maging ang mga gamit na dating nandun katabi ng gamit niya ay wala na rin doon. Kaya tingin-tingin si Mutya sa paligid. Habang tumitingin sa paligid, napansin ni Mutya ang isang convertible car, iyong klase ng sasakyan na walang bubong, at doon niya nakita sa likod ng sasakyan ang gamit niya. Nanlaki ang mga mata ni Mutya matapos niya makita iyon na sakto namang pumasok ang isang lalaki sa driver's seat ng sasakyan. Teka! Yung gamit ko! Malakas na sigaw ni Mutya kasabay ang pagtakbo niya papunta sa sasakyan. Kaso, huli na ang lahat dahil nakaalis na ang sasakyan. Napansin naman si Mutya ng tindera na pinagbilhan niya ng ice tubig.
Buliw na siguro to. Bulong ng tindera sa sarili habang umiiling na nakatingin kay Mutya. Napaupo na lamang si Mutya sa isang tabi dahil hindi na niya alam ang gagawin. Paano na ako nito ngayon? Tanong pa ni Mutya sa kanyang sarili. Problemadong problemado na si Mutya sa mga sandaling ito. Naisip niya mang tawagan ang kanyang mga magulang ngunit ayaw niyang mag-alala sa kanya ang mga ito. At isa pa'y 47 pesos na lamang ang natitira sa kanya. Kung gagamitin pa niya iyon pang avail ng payphone para makatawag, paano siya kakain kapag nagutom siya? Lalo pat iyong suma na pagkain niya ay naroon sa kanyang mga gamit. Naisipan na muna ni Mutya na huwag na munang umalis sa lugar na ito dahil baka bumalik pa ang lalaking nakatangay sa mga gamit niya. Madali lang naman matandaan ang sasakyan ng lalaki kaya kapag nakita ulit ni Mutya iyon, ay madali lang niyang matutukoy ito. Buong araw ay inip na inip si Mutya habang naghihintay at nagbabakasakaling bumalik pa ang nakatangay sa mga gamit niya. Ngunit gutom lang ang inabot ni Mutya, kakahintay, ay wala pa rin bumabalik na sasakyan. Magdidilim na rin ang kalangitan kaya naisipan na lang ni Mutya na bumalik sa waiting shed kung saan siya galing kaninang umaga. Pero bago siya bumalik doon sa waiting shed, ay bumili muna siya saglit ng ice tubig para magkalaman kahit papaano ang kanyang tiyan. Iyon lamang ang ininom ni Mutya at wala na siyang kinain na kahit ano pa. Ang iniisip niya lamang ay itutulog na lamang ang gutom para hindi na niya ito maramdaman. Habang nakahiga sa upuan ng waiting shed si Mutya, ay hindi siya makatulog dahil may mga dumadaan na tao at mga sasakyan kaya hindi siya komportable dito. Kaya naman, bumalik siya sa pagkakaupo. Itinaas niya ang kanyang paa sa upuan. Pagkatapos, ay ipinulupot niya ang kamay niya sa kanyang tuhod at doon ay ipinatong niya ang kanyang ulo. Habang nakayuko si Mutya sa kanyang tuhod, ay sunod-sunod na kumawala ang kanyang mga luha dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Sana pala, hindi na lang ako umalis sa amin. Kung ganito lang naman palang mangyayari sa akin. Umiiyak na sambit ni Mutya sa mga salitang iyon na puno ng pagsisisi. Nanatili si Mutya sa ganong pwesto ng matagal at nung wala na gaanong dumadaan ang mga tao at saka na naisipan ni Mutya na humiga sa upuan. Lukot na lukot si Mutya sa upuan dahil sa lamig na dumadampi sa kanyang katawan. Isabay pa ang pagkagat sa kanya ng mga lamok kaya hindi siya gaanong makatulog. Ngunit sa sobrang antok ay pinabayaan na lang iyon ni Mutya hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Kinaumagahan, nagising kaagad si Mutya dahil sa ingay ng mga sasakyan at napansin niya kaagad ang kagat ng mga lamok sa kanyang katawan. Ngayon ay mas nakaramdam na ng matinding gutom si Mutya at hindi na niya kaya pang tiisin ito kaya umalis na siya sa waiting shed para maghanap ng makakain. Hanggang sa mapadaan siya sa isang bakery shop na talaga namang nagpatakam sa kanya ang amoy ng bagong luto na pandesal kaya naman hindi na nagdalawang isip pa si Mutya na bumili noon. Pandesal nga rin po sa akin. Pagkuha ni Mutya sa atensyon ng tindera sa bakery shop. Teka, may pambili ka ba? Naniniguradong tanong ng tindera kay Mutya dahil napansin itong hindi na maayos ang itsura ni Mutya. Meron po, ito po. Mabilis na sagot ni Mutya na kaagad naman niyang ipinakita ang pera niya. Magkano ba bibilihin mo? Tanong ng tindera kay Mutya na nakataas pa ang kilay. Magkano po ba ang isa? Balik na tanong ni Mutya. Dos lang. Bilisan mo, marami pang bumibili oh. Sagot ng tindera na hindi makapaghintay. Halagang 30 pesos po. Sagot ni Mutya na nauutal pa dahil bigla siyang nakaramdam ng pagkataranta dahil sa tumataas na tono na boses ng tindera. Bahagya pang nilingon ni Mutya ang mga taong nasa paligid niya na bibili rin at bawat lingon niya sa mga ito ay pasimpleng umiiwas ng tingin sa kanya ang mga ito. Kaya napayoko na lang din si Mutya dahil binalot na siya ng hiya. Sa halagang 30 pesos ang binili ni Mutya. Naisipan niyang unti-untiin niya lamang iyon para may kakainin siya sa loob ng ilang araw. Dahil hindi niya alam kung hanggang kailan siya dito. Ang natitirang 14 pesos kay Mutya ay ipambibili niya iyon ng ice tubig para mayroon siyang iinumin kapag nauhaw siya. Pagkakuha ni Mutya sa isang balot ng pandesal, hindi na siya makapaghintay dahil sa sobrang gutom kaya kaagad siyang kumuha ng isang pirasong pandesal at mabilis niya iyong isinubo.
Napansin ng mga tao ang ginawa ni Mutya na iyon na kaagad nilang ipinagtaka. Okay lang kaya yun? Pulubi pa yun o ano? San galing yun? Para ngayon ko lang siya nakita dito. Habang naglalakad si Mutya paalis ng bakery, ay naririnig niya pa ang bulungan ng mga ito. Pero dinedman niya lamang iyon at mas inintindi niya lamang ang kanyang pagkain dahil gutom na gutom siya. Nang makabalik si Mutya sa tindahan ng ice tubig na pinagbilhan niya, ay 4 na pandesal na kaagad ang naubos niya. At doon ay huminto na siya sa pagkain dahil baka maubos na niya iyon at baka wala na siyang kainin sa mga susunod, kaya bumili na lamang ulit siya ng ice tubig para mas lalo siyang mabusog. Muling hinintay ni Mutya sa sulok kung saan niya iniwan kahapon ang mga gamit niya ang sasakyan na nakatangay sa mga gamit niyang iyon. Ngunit hindi pa nakakatagal si Mutya sa pananatili doon nang biglang may nagbuhos ng tubig sa sahig, dahilan para tumalsik sa kanya ang tubig na tumama na sa sahig, kaya nung tumalsik sa kanya iyon ay madumi na. Dahilan para dumumi ang suot niyang damit. Dahil doon ay lumipat na ng pwesto si Mutya. Grabe naman ang mga tao dito. Wala silang awa. Reklamo ni Mutya sa kanyang sarili dahil sa nangyari. Hindi mapakali si Mutya kakatingin sa paligid para tiyakin na kapag dumaan ang sasakyan na nakatangay sa mga gamit niya, ay kaagad niya itong makikita. Ngunit lumipas na naman ang ilang oras ay hindi pa rin dumadaan ang sasakyang iyon hanggang sa natapos na ang buong araw. 3 araw ulit ang lumipas pagkatapos nun. At sa pagkakataong ito ay wala nang makain si Mutya at ang tanging natitira sa kanyang pera ay 2 pesos na lamang na ibinili niya rin ng 1 piraso ng pandesal para lang pantawid gutom ngayong araw. Bukod doon ay sobrang dumi na rin ang katawan ni Mutya, lalong-lalo na ang suot niya. Namamahon na rin siya at gulong-gulo ang buhok na animoy isa na itong pulube. Buong araw niya pa rin hinihintay ang sasakyan na tumangay sa mga gamit niya at tulad ng mga lumipas na araw ay hindi niya pa rin ito nakita. Hanggang sa dumilim na ang paligid, kasabay nun ang pagkawala ng pag-asa ni Mutya na makikita pa niya ang sasakyan na iyon at ang pagkawala ng pag-asa niyang makakaalis pa siya sa ganitong sitwasyon. Dahil doon ay nagdesisyon na lamang si Mutya na umalis doon. Ngunit hindi pa tuluyang nakakatayo si Mutya mula sa pagkakaupo niya sa gilid ng kalsada nang biglang may dumaan na isang babae at hinagisan siya nito ng 5 piso. Kaagad naman iyong kinuha ni Mutya na napayuko pa siya bilang pasasalamat. Pagkakuha ni Mutya sa baryang iyon ay tuluyan na siyang umalis doon. Habang naglalakad-lakad si Mutya ay nakita niya ang 2 tao na naglalakad na may itinatapo ng mga ito sa basurahan at napansin ni Mutya na pagkain iyon na hindi inubos. Kaya naman, napalingon-lingon si Mutya sa paligid para tignan kung may nakakakita ba sa kanya. At dahil madilim na rin ang paligid at wala na masyadong dumadaan, pasimpleng kinuha ni Mutya ang itinapong pagkain at kaagad niya iyong kinain. Pwede na to. Ang mahalaga ay maibsan ang pagkagutom ko. Pagpapalakas ng loob ni Mutya sa kanyang sarili dahil wala na siyang karapatan pa para mag-inarte. Sa mga sandaling ito ay wala nang choice si Mutya kundi kainin ang mga tira-tira kahit nasa basurahan na ito dahil para sa kanya ay iyon na lamang ang paraan na mayroon siya para makasurvive sa buhay. Naging palaboy-laboy si Mutya sa kalsada at kung saan-saan siya napupunta. Bahala na kung saan siya dalhin ng kanyang mga paa. Isang madaling araw, nagising si Mutya dahil sa nakaramdam siya ng matinding guto. Dahil doon, ay muli siyang naghanap ng makakain sa kung saan-saang basurahan na madaanan niya. Habang nagkakalkal siya sa basurahan, nakita niya ang isang itim na marker pen. Kahit hindi niya alam ang paggagamitan nito, ay kinuha niya pa rin iyon. At nung sinubukan niya itong isulat sa braso niya, ay nakakapagsulat pa ito. Hanggang sa napansin din ni Mutya ang isang malaking karton katabi ng mga basurahan. At nagpalipat-lipat ang kanyang tingin sa marker at sa karton. Biglang naalala ni Mutya na mayroon siyang talento sa pagkanta. Palagi pa nga siyang inilalaban ng kanyang mga magulang sa singing contest noon. At kadalasan ay nananalo si Mutya. Hindi dapat ako mawala ng pag-asa. Kung gagawa ako ng paraan, maaari pa ako makabalik sa amin. Saan ni Mutya sa kanyang sarili hanggang sa, alam ko na ang gagawin ko!
sigaw ni Mutya sa kawalan nung makaisip siya ng paraan. Hindi na nga nagsayang pa ng oras si Mutya. Kinuha kaagad niya ang karton at nag-isip siya ng isusulat dito. Hanggang sa naisulat niya ang mga salitang, "Donasyon para makauwi ako sa Bicol." Pagkatapos sulatan ni Mutya ang malaking karton, binutasan niya ito sa itaas na bahagi at naghanap siya ng panali para maisasabit niya ito sa kanyang leeg. Bago gawin ni Mutya ang kanyang plano, kinain niya muna ang napulot niyang sandwich para mayroon siyang lakas mamaya. Sakto namang pagkatapos kumain ni Mutya ay maliwanag na ang paligid kaya nagdesisyon na siyang gawin ang kanyang plano. Habang naglalakad-lakad si Mutya ay may nakita po siyang isang maliit na karton ng Zesto kaya kinuha niya rin iyon. At pagkatapos ay naghanap si Mutya ng pwesto kung saan maraming tao ang dumadaan para madali siyang mapapansin ito. Nung makahanap na si Mutya ng magandang pwesto, nilagay niya sa harapan niya ang maliit na karton. Pagkatapos ay isinabit na niya rin sa kanyang leeg ang karton na sinulatan niya kanina. "Kaya mo to, Mutya, para makabalik ka na sa Bicol." Pagpapalakas pa ng loob ni Mutya sa kanyang sarili na napapikit pa siya habang sinasabi niya iyon. At nung sandaling iminulat na ni Mutya ang kanyang mga mata, lakas loob siyang nagsimula ng kumanta. Iyon ang naisip niyang paraan. Kakanta siya kapalit ng perang ibibigay sa kanya ng mga tao bilang donasyon na kapag naipon niya ang mga ito, ay maaari niya itong magamit pamasahe para makauwi na siya sa Bicol. Hindi naman nabigo si Mutya dahil nung sandaling kumanta siya, ay kaagad din siyang napapansin ng mga taong dumadaan, na ang iba pa nga ay tumitigil pa para pakinggan siya. "Ganda naman ang boses mo!" Puri kay Mutya ng isang matandang babae na naglagay naman ito ng isang papel na 20 pesos sa karton ng Zesto na nasa harapan niya. Yumuko lang si Mutya bilang tanda ng kanyang pasasalamat dahil patuloy siya sa pagkanta. "Good luck sa iyo, ate. Sana makauwi ka na kaagad sa inyo." Wika ng babae kay Mutya na nag-iwan din ito ng 20 pesos. At ang kasama nito na mukhang nobyo ng babae ay nag-iwan naman ng isang bote ng tubig para kay Mutya. Dahil sa mga naunang nagbigay na iyon kay Mutya, ay mas lumakas ang kanyang loob at nagkaroon siya ng matinding pag-asa na ilang araw lang ay maaari na siyang makauwi sa kanila. Nagpatuloy pa si Mutya sa pagkanta hanggang sa mapagdesisyon na niyang magpahinga muna dahil hindi na niya kaya. Kaya naman, pumunta muna siya sa isang tabi at binilang na muna niya ang nakuha niyang donasyon. 340, 341, 346, 351, 352. Naka-352 na ako! Masayang sigaw ni Mutya pagkatapos niyang magbilang na hindi pa siya makapaniwala sa laki ng perang nakuha niya. At naisip ni Mutya na kung mas magsisipag pa siya sa pagkanta, bukas na bukas ay pwede na siyang makauwi sa kanila. Bumili muna si Mutya ng 2 burger para iyon ang kainin niya. At mabuti na lang ay binigyan siya kanina ng tubig nung lalaki kaya hindi na siya bibili pa. At nung magkaroon na si Mutya ng sapat na lakas, muli na siyang bumalik sa pagkanta. Sa gitna ng pagkanta ni Mutya sa gilid ng kalsada, biglang umagaw sa atensyon niya ang isang sasakyan na huminto sa kabilang kalsada na nasa harapan niya. Nakilala ni Mutya ang sasakyan na iyon at iyon ang nakatangay sa mga gamit niya. Kaya naman, hindi nagsayang si Mutya ng pagkakataon. Mabilis niyang kinuha ang maliit na karton na pinaglalagyan niya ng donasyon at mabilis siyang tumawid ng kalsada para puntahan ang sasakyan na iyon. "Hoy! Nasaan ang mga gamit ko?" Sigaw ni Mutya sa driver nung sasakyan na dahil nga walang bubong ang sasakyan ay kaagad siyang napansin ng lalaki. "Ha? Anong gamit ang pinagsasabi mo dyan?" Takang tanong ng lalaking si Rowan kay Mutya na hindi niya alam kung maaawa ba siya kay Mutya o mandidire dahil sa dumi nito at sa masangsang na amoy. "Yung mga gamit ko! Di ba nung nakaraan may mga kinuha ka mga gamit banda doon? Tapos natangay mo rin ang mga gamit ko!" Paliwanag ni Mutya na tinuro niya pa ang lugar na tinutukoy niya. "Nagloloko mo ba ako? Oo nga, may kinuha akong mga gamit doon. Pero wala akong alam na may natangay akong mga gamit mo. Di ko yun napansin." Katwira ni Rowan at akma na sana niyang papaandarin ang sasakyan. Ngunit mabilis na umakyat si Mutya sa likuran ng sasakyan dahil nga wala naman itong bubong at hindi gaanong nahirapan si Mutya na akyatin ito. "What the? Ba't ka sumakay? Madudumihan mo ang sasakyan ko, oh!"
Gulat na sigaw ni Rowan kay Mutya dahil sa ginawa nito. Eh kasalanan mo yan eh. Sinabi ko na nga sa iyong kailangan ko yung gamit ko na tinangay mo tapos aalis ka lang? Hindi pwede yun! Katwira ni Mutya. Sinabi ko na nga na hindi ko alam ang sinasabi mo, di ba? Bakit ba ang kulit mo? For sure, wala iyon sa mga gamit. Reklamo pa ni Rowan na nanggigigil na siya. Eh di patunayan mo sa akin. Dalhin mo ako sa pinagdalhan mo ng mga gamit para ako mismo tumingin kung wala iyon doon. Suhestyon ni Mutya kay Rowan. Paano kita isasama na ganyan ni tsura mo? Ang dungis-dungis mo kaya, baka hindi ako papasukin sa loob ng village niyan eh. Tanggi ni Rowan na baka sa kanyang mukha ang pagiging problemado. Kasalanan mo rin naman kung bakit sa akin nangyari to. Kung sana hindi mo tinangay mga gamit ko, hindi ako ganito kadungis ngayon. Kontra ni Mutya dahilan para hindi makapagsalita si Rowan. Ano pang hinihintay mo? Dalhin mo ako kung saan mo dinala mga gamit ko o hihiga ako sa kotse mo para lalo itong dumungis. Dagdag pa na pagbabanta ni Mutya. Wait! Oo na, dadalhin na kita ron. Basta, huwag ka lang humiga, okay? Mabilis na pagpigil ni Rowan kay Mutya na tila nawawala na siya ng pasensya. Akma na sanang hihiga si Mutya at mabuti na lamang ay napigilan siya kaagad ni Rowan. Papayag ka rin naman pala eh. Sige na, behave lang ako dito, promise. Basta, umalis ka na. Sagot ni Mutya na napangiti pa siya sa kaloob-looban niya dahil gumana ang plano niya. Nagsimula namang nagmaneho si Rowan dahil wala naman siyang choice kaysa lalo pang magkalat si Mutya sa kotse niya. Nung makarating na sila sa village, dinahilan na lamang ni Rowan na kamag-anak niya si Mutya na matagal nang nawawala at ngayon lang nila nakita itong palaboy-laboy pala. Kaya dahil doon ay pinapasok siya ng guard. Dito ka lang ah. Hintayin mo ko dito. Ako na maghahanap ng gamit mo kung nandito man. Pigil ni Rowan kay Mutya nung maipasok na siya sa loob ng gate ng bahay nila ang sasakyan. Para saan pa? Eh nandito na rin naman ako. Ako na maghahanap. Kontra ni Mutya na kaagad na siyang bumaba ng sasakyan para siya na ang pumasok. Teka lang! Ako na lang kasi magkakalat ka lang dyan eh. Kontra ni Rowan na kaagad niyang hinabol si Mutya para pigilan ito. Rowan, kanino itong isang... Habang hinahabol ni Rowan si Mutya, ay lumabas naman ang nanay ni Rowan para sabihin iyon dahil rinig niya ang sasakyan ni Rowan na dumating. Ngunit hindi natapos ng nanay ni Rowan ang gusto nitong sabihin dahil nakita niya si Mutya na labis niyang ikinagulat. Sino ka? Paano ka nakapasok dito sa bahay? Tsaka anong ginagawa mo rito? Sunod-sunod na usisa ng nanay ni Rowan kay Mutya. Pero hindi pinansin ni Mutya ang mga tanong ng nanay ni Rowan dahil natoon ang atensyon ni Mutya sa bitbit ng mga gamit ng nanay ni Rowan. Teka, mga gamit ko yun ah! Pag-amin ni Mutya. Di ba sabi ko naman sa iyo eh, tinangay mo mga gamit ko. Baling ni Mutya kay Rowan para sabihin iyon. Paano ko maniniwala na sa iyo yan ha? Eh malay ko ba kung gawa-gawa mo lang yan? Kontra naman ni Rowan sa sinabi ni Mutya. Dahil sa sinabing iyon ni Rowan, ay napalingon si Mutya sa nanay ni Rowan. Mawalang galang na po ah. Pero pwede bang pakicheck ng bag? Kapag mayroon kayong nakitang suman dyan na paniguradong panis na ngayon, ibig sabihin lang nun eh, akin ang bag na yan. Utos ni Mutya sa nanay ni Rowan na kaagad naman itong sinunod ang sinabi ni Mutya. Pagkabukas ng nanay ni Rowan sa bag, ay kaagad itong napatakip ng ilong dahil sa mabahong amoy na nanggagaling sa bag na paniguradong dahil iyon sa suman na matagal nang na-stock sa bag. May suman gang panis na! Sa'yo nga to! Pagkumpirma ng nanay ni Rowan kay Mutya. Pero paano ito napunta sa mga gamit na hinakot mo, Rowan? Baling na tanong ng nanay ni Rowan sa kanya. Napailing-iling naman si Rowan dahil hindi nito alam ang isasagot. Eh yun nga po ang sinabi ko sa kanya. Nung naghahakot po siya, pati yung gamit ko ay nadala niya. Kasi inilagay ko sa isang tabi na hindi ko naman alam na mga hahakutin pala ang mga nandun. Hinabol ko po siya noon pero hindi niya ako naririnig. Si Mutya na ang nagsabi sa tunay na nangyari. Ikaw naman palang naglagay niyan dun eh. Eh di kasalanan mo yan kung bakit ko nadala. Kontra ni Rowan sa sinabi ni Mutya. Eh bakit kasi hindi mo alam kung ano-ano mga hahakutin mo? Basta ka nalang kuha ng kuha. Pakikipag-argumento ni Mutya na hindi naman na nakapagsalita pa si Rowan. Kaya ba ganyan ang nangyari sa'yo? Para ka natuloy pulube. Tanong naman ang nanay ni Rowan kay Mutya dahil sa kuryosidad. Opo, ganito po kasi ang nangyari.
Tugon ni Mutya na kinuwento pa niya ang buong pangyayari mula sa pag-alis niya sa Bicol hanggang sa nakarating siya sa lugar na ito. Kawawa naman pala. Grabe iyong pinagdaanan mo. Tugon ang nanay ni Rowan kay Mutya matapos nitong magkwento. Gusto mo bang pumunta sa Laguna? Kasi pwede naman kitang ipahatid doon. Tulong ko na lang sa'yo. Pero kasi, sakto ay naghahanap ako ng bagong kasambahay dito. Umalis na kasi ang dati kong kasambahay kaya baka gusto mo ay dito ka na lang. Suhestyon ang nanay ni Rowan kay Mutya na ikinabigla naman iyon ni Mutya. Hindi makapagsalita si Mutya dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot niya. Dahilan para sumingit si Rowan. Talaga mom, kukunin mo siya eh. Ngayon lang natin siya nakita. Hindi natin alam kung mabait ba siya o hindi. Harap-harapan na pamamrangka ni Rowan. Mukha naman siyang mabait at mapagkakatiwalaan. Tsaka may CCTV naman tayo. Anong pang sense nun, Rowan? Kontra ng nanay ni Rowan. Magkano ba ang dapat na sahod mo sa Laguna? Pagkakuway binalik ng nanay ni Rowan ang atensyon niya kay Mutya sa pamamagitan ng pagtatanong. 5,000 daw po. Tugon naman ni Mutya. Kung ganon, dodoblehin ko. Gagawin kong 10,000 para dito ka nalang magtrabaho. Offer ng nanay ni Rowan. Talaga po? Oo naman. Ang kailangan mo lang gawin ay alagaan ang bunsong kapatid nito ni Rowan. Tapos ihahatid at susunduin siya sa school. Iyon lang. Mayroon ka naman kasing makakasamang kasambahay dito na naka-assign sa pagluluto at gawaing bahay. Paliwanag ng nanay ni Rowan. Gusto ko po sana. Eh kaso ang alam ng mga magulang ko ay nasa Laguna ako. Yun naman pala eh. Ipahatid mo na lang sa Laguna, ma'am. Mabilis na suhestyon ni Rowan na nahahalata ni Mutya na ayaw sa kanya ng lalaking ito. Kahit wala naman siyang ginagawang masama. Maliban sa pagsakay niya sa kotse nito na paniguradong nadumihan na. Manahimik ka, Rowan. Di ikaw ang kinakausap ko. Kontra ng nanay ni Rowan dahilan para magpigil ng tawa si Mutya. Mabilis lang naman iyan eh. Tatawagan natin mga magulang mo para ipaalam sa kanila na nandito ka sa akin nagtatrabaho. Ideya ng nanay ni Rowan. Pwede naman po. Pero pwede po bang kapag tinawagan niyo ang mga magulang ko, huwag niyo pong sabihin ang nangyari sa akin? Ayoko po kasing mag-alala sila sa akin at baka kapag nalaman nila ang nangyari sa akin ay pauwiin nila ako. Di po kasi ako pwedeng umuwi dahil nangako po ako sa kapatid kong tutulungan ko siya na makapagtapos ng pag-aaral. Pakiusap ni Mutya. Oh sige, okay lang naman sa akin kung ayaw mong sabihin. Napakabait mo naman palang kapatid at anak. Pagpayag ng nanay ni Rowan na nasundan ng pagpuri niya kay Mutya. Kailangan po eh. Maikling tugon ni Mutya. Asha, siguro ay maligo ka muna kasi grabe na ang amoy mo. May gripo naman dyan sa garahe. Dyan ka na lang maligo para hindi ka na magkalat ng dumi sa loob at kalilinis lang ng kasambahay namin eh. Kawawa naman. Pahayag ng nanay ni Rowan na kaagad namang tumango si Mutya. Maraming salamat po. Sagot pa ni Mutya. Sige na, maligo ka na dyan. Ipapaayos ko na rin ang kwarto mo tapos ipapadala ko ang tuwalya dito kay Manang Silva. Linisin mo ng maigi ang katawan mo, ha? Bata pa naman ang aalagaan mo kaya kailangan dapat ay palaging malinis. Dagdag pang wika ng nanay ni Rowan kasabay ang paghabili nito kay Mutya. Naligo na nga si Mutya na halos inabot siya ng lagpas isang oras para masigurado niyang malinis na siya. Kinabukasan ay nagsimula na nga si Mutya sa pagtatrabaho dahil pinagpahinga muna siya ng nanay ni Rowan kahapon. Ngayon ay nandito pa ang nanay ni Rowan para turuan siya ng mga dapat niyang gawin. Nasabi kasi nito na madalas itong wala dahil masyado itong busy sa kanilang kumpanya. Sinama pa siya ng nanay ni Rowan sa school ng bata para alam niya kung saan ito ay hahatid at susunduin. Kinabukasan ulit ay maagang umalis ang nanay ni Rowan papunta sa kumpanya. Kaya sila lang ng isang kasambahay ang nandito pati ang bata na inaalagaan niya. Nakwento rin ng nanay ni Rowan na may sariling bahay si Rowan kaya madalas ay hindi iyon pumupunta dito. Kaya akala ni Mutya ay magiging matiwasay ang pagtatrabaho niya rito. Ngunit akala niya lang pala iyon dahil bigla lamang dumating si Rowan. Oh, anong ginagawa mo rito? Takang tanong ni Mutya kay Rowan. Ha? Sa akin po talaga tinanong yan? Siyempre, anak ko ni Mom, kaya nandito ako. Mabilis na kontra ni Rowan. Alam ko yun,
Ang ibig kong sabihin ay anong ginagawa mo rito? Kasi sabi sa akin ng nanay mo eh, minsan ka lang pumunta dito kasi may sarili ka raw na bahay. Paliwanag ni Mutya. Lumapit naman si Rowan kay Mutya nang sobrang lapit na halos kaunti na lang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Nandito ako para bantayan ka ng maigi dahil wala akong tiwala sa'yo. Baka may gawin ka pa ditong masama. Pag-amin ni Rowan sa totoong pakay niya. Dahil sa sinabing iyon ni Rowan, ay mas lumapit sa kanya si Mutya na kaunting kilos lang ay maaari na silang maghalikan. E di bantayan mo ako hanggang kailan mo gusto. Hindi ako natatakot sa'yo. Kasi kahit pumuti na ang lahat ng mata mo, kakabantay sa akin, wala kang makikita na kakaiba dahil nandito ako para magtrabaho ng marangal. Hamon din na kontra ni Mutya. Talaga lang ah. Sagot naman ni Rowan na tinitigan niya pa ng maigi si Mutya. Talagang talaga. Pagkasabi noon ni Mutya, ay mabilis niyang tinulak si Rowan dahilan para mapaatras ito. Naiilang na kasi siya dahil sa sobrang lapit ng kanilang mga katawan at mukha. Sa mga sumunod na araw ay parang aso't pusa si na Rowan at Mutya. Kapag nandyan ang nanay ni Rowan ay para silang hindi makabasag pinggan dahil sa sobrang nilang katahimikan. Ngunit kapag umalis na ang nanay ni Rowan ay para silang dalawa ay nasa gyera. Nga pala Rowan, pansin ko madalas kang nandito ngayon. May sira ba sa bahay mo? Gaya ng aircon? Isang araw habang nasa hapagkainan, napatanong ang nanay ni Rowan dahil iyon ang napansin niyang pagbabago kay Rowan. Wala naman, Mom. Tinatamad kasi ako magbiyahe ng malayo simula pa nitong mga nakarang araw. Kaya mas gusto kong dito muna ako. Pagdadahilan ni Rowan na pasimple pa niyang tinignan si Mutya na kasalukuyang pinapakain ang bunsong kapatid ni Rowan. Nakatingin din si Mutya kay Rowan habang nagsasalita ito at nung tignan siya ni Rowan ay tinaasan niya ito ng kilay. Mom, may sasabihin daw pala sa'yo si Clint. Dagdag na saad ni Rowan sa kanyang ina. Ano yun, baby? Baling natanong ng nanay ni Rowan sa bunso niyang kapatid. May meeting po sa school this coming Friday po. Kailangan niyo raw pong umattend. Sagot naman ni Clint. Okay, nothing to worry, baby. A-attend si mommy. Panigurado ng nanay ni Rowan. Hindi pa po yun ang sasabihin niya, Mom. Kontra naman ni Rowan kaya nagtataka namang lumingon sa kanya ang kapatid niya. Wala naman akong ibang sasabihin, kuya. Kontra rin ang kapatid ni Rowan sa kanya. Huwag ka na matakot, Clint. Sasabihin mo lang naman ang totoo eh. Sige ka, ako na nga lang ang magsasabi. Sabi kasi sa akin ni Clint, Mom, pinapalo daw siya ni Mutya. Pagsisinungaling ni Rowan kahit hindi iyon totoo. Sinabi niya lang iyon para pakabahin si Mutya. Nanlaki naman ang mga mata ni Mutya dahil sa sinabing iyon ni Rowan dahilan para kinakabahang napatingin si Mutya sa nanay ni Rowan. Is it true, baby? Seryoso ang mukha ng nanay ni Rowan na tanong sa bata. Hindi po yun totoo, ma'am. Mabilis namang tanggi ni Mutya na umiiling-iling pa. Pero hindi pinansin ng nanay ni Rowan ang sinabi ni Mutya at nakatitig lang ito sa kanyang bunso. Hindi po yun totoo, ma'am. Ang bait-bait kaya ni Yaya. Hindi niya nga po ako pinapagalitan eh. Tapos palagi po kaming nagpiplay. Pag-amin naman ng bunsong kapatid ni Rowan. Ayun naman pala, Rowan eh. Anong sinasabi mo dyan? Baling ng nanay ni Rowan sa kanya. Ah, baka sa panaginip ko lang yun, Mom. Para kasing totoo eh. Madalas kasi akong managinip nitong mga nakaraan. Pagdadahilan ni Rowan, nakasunod ang pag-iwas niya ng tingin at mabilis na pagsubo sa sausage. Napailing-iling naman ang nanay ni Rowan dahil doon. Basta, huwag mong papaluin si Clint Mutya ha? Paalala ng nanay ni Rowan kay Mutya. Kinakabahan namang tumango si Mutya. Hindi ko po magagawa yon, ma'am. May bunsong kapatid din po ako pero hindi ko po yon pinalo kahit isang beses. Tugon ni Mutya. That's good. Simpleng tugon ng nanay ni Rowan. Napatingin naman si Mutya kay Rowan at napansin niya na nagpipigil ito ng pagtawa kaya naman umisip siya ng paraan kung paano makakaganti nito. Ah, ma'am, yung mamahalin niyo palang flower vase, muntikan pong mahulog ni Rowan kahapon. Naglalaro kasi siya ng bola sa loob ng bahay. Mabuti na lang po ay nasa loko. Pagsisinungaling din ni Mutya dahil doon ay nanlaki din ang mga mata ni Rowan na mabalis pa itong napatingin sa nanay niya kasabay ang sunod-sunod niyang pag-iling. Naglaro ka ng bola sa loob ng bahay, Rowan?
Nakataas ang kilay na tanong ng nanay ni Rowan sa kanya. Hindi po yun totoo, ma'am. Gawa-gawa lang yun ni Mutya. Mabilis na pagtanggi ni Rowan. Hindi po, nagsasabi talaga ako ng totoo, ma'am. Nakita mo rin yun, di ba, Clint? Kontra pa ni Mutya na bumaling pa siya sa bunsong kapatid ni Rowan at masimple niya pa itong nginitian. Opo, ma'am. Nagsasabi po ng totoo si Yaya. Kung hindi niya po nasalo yun, baka basag-basag na po yun. Gatong pa ni Clint sa sinabi ni Mutya dahilan para malaglag ang panga ni Rowan dahil pinagtutulungan siya ng dalawa kahit hindi iyon totoo. Bakit ka naman naglaro ng bola sa bahay ko, Rowan? Ay nako, kung nabasag mo talaga yon, hindi ka talaga makakapunta dito sa bahay. Lagot ako noon sa tita Josie mo eh, baka magalit pa yun sa akin. Kung gusto mo palang maglaro ng bola, bakit hindi ka ron sa court? Paninermo ng nanay ni Rowan sa kanya. Sorry na po, ma'am. Hindi na po mauulit. Humingi ng tawad si Rowan dahil alam niyang wala na siyang magagawa kapag bunsong kapatid na niya ang nagsabi. Ay nako, siguraduhin mo lang kung kailan ka naging 32 years old, tsaka ka naman nagiging pasaway. Puno pa ng nanay ni Rowan sa kanya. Napatingin naman si Rowan kay Mutya at gaya niya kanina ay nagpipigil din si Mutya ng pagtawa. Pagkatapos nilang kumain ay tuluyan ng umalis ang nanay ni Rowan para pumasok ito sa kumpanya nila, kaya sila na lang ulit ang naiwan. Bakit mo naman sinabi yun, Clint? You know it's not true. Puno kaagad ni Rowan sa kanyang kapatid. Sinabi mo rin kay mom na pinalo ako ni Yaya, kahit hindi naman yun totoo. It's bad to lie kaya kuya, ginanti ko lang sa'yo si Yaya. Sagot naman sa kanya ng bunso niyang kapatid kaya wala nang nagawa pa si Rowan doon. Pagkatapos nun, sa mga sumunod na araw, ay nagsimula na ang gantihan ni Rowan at Mutya sa isa't isa, lalo kapag wala ang nanay ni Rowan. Nung una, ay simpleng gantihan lang iyon. Ngunit hindi sila pumayag na hindi sila makagante ng mas malala, kaya tinodo pa nila ang gantihan nilang iyon hanggang sa... Mutya, nakita ko yung family picture niyo nasa swimming pool. Bakit yun nandun? Painosenteng tanong ni Rowan kahit wala naman sa swimming pool ang family picture ni Mutya. Katatapos lang kasi ni Mutya na maligo, kaya bagong bihis pa lang ito. Ano? Yung picture namin yun! Nagtatakbong sigaw ni Mutya na dali-dali siyang pumunta sa swimming area. Mahalaga kasi sa kanya ang family picture na iyon dahil iyon lang ang mayroon siyang dala para sa tuwing nangungulila siya sa kanyang pamilya ay iyon na lang ang tinitignan ni Mutya. Natatawa naman si Rowan habang naririnig niya ang sigaw ni Mutya. Nagpalipas muna siya ng ilang segundo bago niya sinundan si Mutya para makita niya na naliligo na naman ito sa pool kahit katatapos lang nito maligo. Nilagyan kasi ni Rowan ng lotion sa gilid ng pool para kapag dumaan doon si Mutya ay madudulas ito diretso sa swimming pool. Pagkarating ni Rowan sa swimming area, nakita niya na nalulunod na si Mutya dahilan para manlaki ang mga mata niya at mabilis siyang tumalon sa swimming pool para sagipin ito. Walang malay si Mutya nung iahon siya ni Rowan sa swimming pool. Hindi rin siya humihinga kaya naman kahit naiilang ay walang choice si Rowan kundi idikit ang bibig niya sa bibig ni Mutya para bugahan ito ng hangin pagkatapos ay sunod-sunod itong ni CPR ni Rowan. Ginawa niya iyon ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan ng maglabas ng tubig sa bibig si Mutya at tuluyan na itong nakahinga at nagising. Habol hininga si Mutya habang nakaupo na bigla naman siyang niyakap ni Rowan dahil sa sobrang pag-aalala nito at pagkakonsensya sa ginawa niya. I'm sorry. I'm sorry, Mutya, kung ginawa ko yun. Bulong ni Rowan kay Mutya. Grabe, munti ka na ako ron ah. Akala ko talaga katapusan ko na yun. Bakit mo naman kasi ginawa yun? Eh hindi naman ako marunong lumangoy. Katwira ni Mutya. Gusto ko sanang makagante sa huling ginawa mo sa akin eh. Hindi ko na-realize na napasobra na pala ako. Katwira ni Rowan na nahihiya pa. Ang totoo niyan eh, akala ko kasi marunong ka lumangoy kaso. Diba sabi mo sa kwento mo kay mom eh, malapit ang bahay niyo sa dagat? Kaya kahit mahulog ka sa pool, akala ko eh, kakayanin mo at makakaahon ka. Gusto ko lang naman eh, maligo ka sana ulit kasi, diba katatapos mo lang maligo? Ayun ang naisip kong igante sa'yo. Pero hindi ko talaga intensyon na malunod ka. Hindi ko naman kayang gawin yun eh. Paliwanag pa ni Rowan. E sino ba kasi nagsabi sa'yo na marunong ako lumangoy? Sabi ko lang naman ay malapit ang bahay namin sa dagat.
Pero pinagbabawalan kami ng mga magulang namin na pumunta doon kaya hindi rin ako sanay lumangoy. Punto pa ni Mutya. Wala. Akala ko lang talaga. Kaya sorry talaga sa nagawa ko. Promise, hindi na mauulit. Pangangako pa ni Rowan na itinaas niya pa ang isa niyang kamay na tanda ng kanyang pangako. Anong pwede kong gawin para makabawi sa'yo? Sabihin mo lang, gagawin ko para sa'yo. Dagdag pa ni Rowan dahil nakokonsensya talaga siya ng sobra sa nagawa niya. Wala. Huwag mo nang isipin yun. Ang gusto ko lang maging maayos tayo. Iyon bang hindi tayo parang aso't pusa? Hindi yung kailangan pa nating magsinungaling sa isa't isa para lang makaganti tayo. Yung payapa lang para walang problema. Pag-amin ni Mutya sa gusto niyang mangyari, nakaagad namang tumango-tango si Rowan bilang pagsang-ayon. Pagkatapos nun, ay inilahad pa ni Rowan ang palad niya sa harapan ni Mutya. Friends? Tanong pa ni Rowan na bahagya pang nakangiti. Hindi naman inasahan iyon ni Mutya kaya naman dahan-dahan niyang inilahad din ang palad niya at nakipagkamay kay Rowan. Friends? Masayang tugon ni Mutya. Yon, pista tayo ah. Paninigurado pa ni Rowan kay Mutya. Oo na, pista tayo. Sagot naman ni Mutya na sa kaloob-looban niya ay nagagalak siya doon. Dahil ang totoo ay gusto naman talaga niyang maging maayos sila ni Rowan. Naisip pa nga ni Mutya na siguro ay blessing in disguise iyong pagkalunod niya. Kasi dahil doon ay naging okay na sila ni Rowan. At hindi lang iyon. Dahil bukod doon ay naging magkaibigan din sila na siyang hindi kailanman inaasahan ni Mutya na mangyayari dahil para sa kanya ay isa lamang siyang hamak na kasambahay at hindi siya karapat-dapat na maging kaibigan ng katulad ni Rowan na isang mayaman. Sige na, magpalit ka na ng damit mo tapos aalis tayo. Utos ni Rowan kay Mutya. Ha? Saan tayo pupunta? Tanong ni Mutya na nagtataka. Di ba mag-uuwian na sila kin sa school? Kaya ako na magdadrive kasama mo. Tapos diretso na tayo nila Clint sa mall. Suhestyon naman ni Rowan. Anong gagawin natin dun? Dagdag pa na usisa ni Mutya. Kakain. Ipapasyal natin si Clint sa palaruan. Tapos ipag-shopping ko kayo. Bahala kayo kahit anong gusto niyong bilhin. Akong bahala magbayad. Tugon naman ni Rowan. Shopping? Nako, hindi na. Ang mamahal kaya ng mga bilihin sa mall. Mabilis na tanggi ni Mutya dahil sa hiya. Nah. Bawal tumanggi. Sige ka, magtatampo ako. Isipin mo na lang ay celebration ito ng pagiging magkaibigan natin. Tapos pagbawi ko na rin sa iyo sa nagawa ko. Kontra ni Rowan na wala namang nagawa si Mutya kung hindi ang pumayag na lang. Tanong ko lang Rowan, bakit naisipan mong makipagkaibigan sa akin? Tanong ni Mutya kay Rowan habang kumakain sila ng ice cream sa isang stall sa loob ng mall. Bakit? Masama bang makipagkaibigan sa iyo? Dapat ba may dahilan sa pakikipagkaibigan sa'yo? Balik na tanong ni Rowan. Hindi naman sa ganun. Kasi diba, kasambahay ninyo ako sa bahay nyo, tapos anak ka ng amo ko. Hindi ba parang ang weird naman kung magiging magkaibigan tayo? Paglilinaw ni Mutya. Siguro sa paningin ng iba, weird yon. O hindi common. Pero sa tingin ko naman wala namang masama ron. Kasi hindi naman nakabatay ang pagkakaibigan sa kung ano ang estado mo sa buhay. Iyon ay nakabase sa tiwala, compassion sa pagiging komportable niyo sa isa't isa at syempre sa pagtutulungan niyo sa panahon ng pangangailangan. Pahayag ni Rowan sa kanyang saloobin tungkol sa pagkakaibigan. Bakit? Ayaw mo ba ako maging kaibigan? Kasi kung ayaw mo, pwede namang maging magkaibigan. Dagdag na katwiran pa ni Rowan. Sira! Yun lang ang nasabi ni Mutya na natatawa pa. Pagkatapos ng araw na iyon, ay mas lalo naging malapit si Rowan at Mutya sa isa't isa. Madalas ay napapalalim ang kanilang pag-uusap tungkol sa kani-kanilang mga personal na buhay kaya mas nakilala nila ng husto ang bawat isa. Hanggang sa isang araw, hindi mapakali si Mutya na tila nagising na lamang siya sa katotohanan na nahuhulog na siya kay Rowan at gusto na niya ito. Pilit mang pigilan ni Mutya ang sarili na hindi magkagusto kay Rowan dahil nga anak ito ng amo niya, ngunit hindi iyon magawa ni Mutya na tila kinukontra siya ng sarili niyang isip at puso. Ngunit walang kamalay-malay si Mutya na ganun din pala ang nararamdaman para sa kanya ni Rowan. Dahil nung mas nakilala ni Rowan si Mutya, hindi niya maiwasang humanga at mahulog dito ng tuluyan. Habang nakikipaglaro si Mutya kay Clint,
hindi niya maiwasang mapasulyap kay Rowan ng ilang beses. At kapag nasaktuhan naman niyang nakatingin din sa kanya si Rowan, ay biglang iiwas ng tingin si Mutya dito. Napansin din ni Rowan na hindi siya pinapansin ni Mutya na tila umiiwas pa ito sa kanya. Hanggang sa hindi na makatiis pa si Rowan kaya siya na ang nagkusang lumapit dito. Uy, parang iniiwasan mo ko ah. May nagawa ba akong mali? Tanong ni Rowan kay Mutya. Pasimple namang napatingin si Mutya kay Rowan na nabigla pa siyang lumapit sa kanya si Rowan. Wala kang ginawang masama, no? Mabilis namang tangge ni Mutya. Ngunit ang totoo ay may gusto lang siyang sabihin kay Rowan. Ngunit hindi alam ni Mutya kung paano niya iyon aaminin kaya parang naiilang siya. Pagkasabi pa noon ni Mutya ay pareho silang natahimik ni Rowan. Hanggang sa, May sasabihin ako sa'yo. Sabay na sinabi iyon ni Mutya at Rowan na ikinabigla nilang pareho ang pagkasabay nila kaya naiilang silang natawa sa isa't isa. Sige, ikaw na muna. Pagpaparaya ni Rowan kay Mutya. Ano yung gusto mong sabihin sa akin? Dagdag na tanong ni Rowan dahil hindi kaagad nagsalita si Mutya. Ang totoo niyan ay ilang araw ko na itong pinag-iisipan kung dapat ko bang sabihin ito o hindi. Kasi feeling ko mali ito eh. Kaso ayokong magsisi sa huli kaya sasabihin ko na lang. Panguna ni Mutya. Ang totoo niyan eh, gusto kita Rowan. Hindi ko alam kung kailan ito nagsimula. Basta isang araw na-realize ko na lamang na gusto kita. Pero hindi mo naman kailangan sagutin ang sinabi kong ito. Hindi mo rin naman kailangan mag-alala kasi alam ko naman na malayo ang agwat natin sa isa't isa. Kaya hindi mo ako magugustuhan. At hindi naman ako umaasang magugustuhan mo ko. Sinabi ko lang talaga sa iyo kasi ayoko mag... Hindi nagawang tapusin ni Mutya ang sasabihin niya matapos siyang halikan ni Rowan sa kanyang mga labi. Natulos si Mutya sa kanyang kinauupuan dahil sa nangyari na hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Ilang sandaling natahimik si Mutya hanggang sa unti-unti niyang na-realize kung ano ang nangyari. Bakit mo ko hinalikan? Para saan yun? Usisa ni Mutya kay Rowan dahil sa kuryosidad. That kiss says it all. Gusto rin kita, Mutya. At wala akong pakialam sa agwat natin, sa pinagkaiba natin, o kung ano pa man yan. Dahil mahal kita. At iyon lang ang mahalaga para sa akin. Paliwanag ni Rowan. Teka, totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip? Tanong ni Mutya na tila hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Napangiti naman si Rowan sa naging reaksyon ni Mutya hanggang sa muli niyang halikan sa mga labi si Mutya para patunayan iyon na hindi siya nananaginip. Shucks! Hindi nga ito panaginip! Gulat na sigaw ni Mutya pagkatapos noon ay hindi niya napigilan ang sarili kaya niyakap niya si Rowan na kaagad namang sinuklian ni Rowan ng mahigpit na yakap. Tuluyan nang naging magkarelasyon si Rowan at Mutya. Kaagad naman nila itong sinabi sa mga magulang nila na ang bawat isa ay hindi tumutol sa pag-iibigan nilang dalawa. Sa katunayan nga, ay tuwang-tuwa pa ang nanay ni Rowan dahil sa hinabahaba ng lumipas na taon ay nagkaroon din ng kasintahan si Rowan na akala niya'y hindi na mangyayari pa at tatandang binata si Rowan. Kaya mabuti na lang at dumating sa buhay niya si Mutya, nagigising sa natutulog at magbubukas sa sarado niyang puso upang matutunan itong magmahal. Ang kanilang relasyon ay tumagal at naging matatag sa paglipas ng mga panahon, hanggang ang kanilang munting pag-iibigan ay nauwi sa magarbo at masayang kasalan. Finally, nakasal ka na rin, Rowan! Akala ko ay iingitin na lang kita habang buhay eh. Natutuwang wika ni Hyacinth na kaibigan ni Rowan habang nasa reception sila ng kasal ni Rowan at Mutya. Kaya nga eh. Dalawa na anak namin ni Gwyneth, tapos ikaw ay kinakasal pa lang. Ay nako, paano magiging magkakaibigan din mga anak natin yan? Gatong ng isa pang kaibigan ni Rowan na si Johans. Mabuti na lang, buntis pa lang asawa ko. Mahahabol niyo pa kami. Kaya kung ako sa inyo, gumawa na kaagad kayo mamaya. Biro pang suhestyon ng isa pang kaibigan ni Rowan na si Albert. Sure ball yan, dude. Gusto mo, gumawa na kami ngayon na eh. Tugon naman ni Rowan dahilan para paluin siya ni Mutya sa balikat kaya nagtawanan ang magkakaibigan. Nako, sabihin mo sa akin Mutya kung mahina si Rowan sa kama ha? Pagtatawanan ko talaga ang kumag na ito.
hiling pa ni Hyacinth kay Mutya. Subukan niya lang maging mahina, buong taon siya sa sala matutulog. Pananakot ni Mutya dahilan para muli silang magtawanan. At nauwi ang kanilang pag-uusap sa walang humpay na pag-aasaran. At si Rowan ang kanilang napagtripan. Wakas! Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa mga kwento ng Inday Series. At dahil dyan, shoutout sa mga sangguniang barangay ng Batino, Calapan City from Julia Ramos. Hello to Juana Caballero from San Jose, Batangas. Jenica B. from Pio Duran, Albay. Bing Acebias from Cavite. Chris Velasquez ng La Union. Shoutout din to Jenny watching from Dubai. Robbie Salar from Southern Leyte. Helen Joy Pascua from Boracay. At shoutout din to Rose G. Braulio, avid listener from Cabuyo, Laguna. And finally, shoutout din sa Palin family from Concepcion, Montevista, Davao de Oro. Hanggang sa muli po, ingat!